Kamusta mga anime lovers? Ang anime natin ngayon ay may pamagat na Roku Dou no Onatachi. At ito ang unang part para sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para mua-mua chuk-chuk. Nagsimula ang istorya kay Roku Dou na hinahagisan ng pagkain ng mga bully ngunit tanggap na niya ito dahil araw-araw itong nangyayari. Subalit kahit na ganun ay masaya pa rin ang bida dahil may mga kaibigan pa rin siya na sila Masaro na tinatawag nilang Colonel at saka si Kota na tinatawag nilang Chief. Napalingon ang tatlo sa legs ni Tsubaki, ngunit sinigawan sila ng dalaga nang makita silang nakatingin. Dahil dito ay pinagbantaan ni Inuma ang tatlo na kung mauulit pa daw ito ay mananagot na sila kaya naman di nakaimik ang tatlo. Nagkita kita sa CR ang tatlo saka nag-usap tungkol sa mga nangyari dahil naiinis sila sa mga basigulero sa paghahari-heriya ng mga ito. At ang tanging hiling na lang nila Roku Dou ay ang mamuhay ng mapayapa sa school. Narinig nilang may pumasok sa CR, at si Inuma pala ito na niyayaya na sumali sa grupo ng iba pang bully kaya tahimik lang na nakinig ang tatlo sa kapag alis ng dalawa ay nagsuggest si Colonel na magkita sa bahay ni Roku Dou. Nagulat ang bida dahil nakatanggap siya ng package mula sa Yumao niyang lolo, at nang buksan ay isa itong scroll, saka nabasa din nila na gamitin daw ito kapag nasa panganib. Napaisip si Colonel kung baliw daw ba ang lolo niya, ngunit matagal na daw itong patay noong maliit pa si Roku Dou pero naaalala daw ng bida ang mga bilin sa kanya nito, naalala din ng bida na may nabanggit ang lolo niya tungkol sa kayamanan ng angka nila, na nanggaling pa noong unang panahon kung saan gumagamit pa daw ng magic ngunit nagtataka pa rin ang magkakaibigan dahil wala naman daw panganib. Ngunit saad naman ni Colonel na mapanganib daw ang school na pinapasukan nila ngayon, kaya kailangan nila ng magic para matalo ang mga bully at makapamuhay ng mapayapa sa school. Hindi alam ng bida kung paano ito gamitin nang bigla itong umilaw, pagkatapos ay napansin ng dalawa na nagkatatak sa noo ang bida. Naglalakad si Roku Dou papuntang school habang nag-iisip kung ano ang powers nito, nang tawagin siya ng mga bully para hingan ng pera. Ngunit saad ng bida na huwag daw siyang guluhin dahil tagapagmana siya ng Anyoji powers pero nasapok pa rin siya nito sa kanatakot ngunit pinigilan sila ng babae na kasama ng mga bully, na ipinagtaka ng bida. Pagdating sa school ay papagtripa na naman siya nila Inuma nang biglang sawayin din sila ni Tsubaki saka itinuro na si Chief na lang daw ang pagtripa nila. Magkakaharap ang magkakaibigan, nang mapansin ni Roku Dou na nahihiya si Tsubaki kapag lumilingon siya. Pumasok ulit sa CR ang tatlo, saka sinabi ng bida na tinutulungan daw siya ng mga babae ngunit diit ng kaibigan na baka nagkataon lang. Pero mamaya ay kumatok si Tsubaki sa pinto at parang maamong tupang nagso-sorry ngunit nang may dumating na isang nerd ay tinakot ito ng dalaga saka humingi ng tawad sa bida. Kapansin-pansin naman ng mga tao ang sigang babae na may hawak na wooden sword nang mapatigil ang babae sa mga basigulero saka tinanong kung sino ang in charge, saka hinampas ng babae ang pinuno na agad namang pinagbantaan ng mga kasama. Samantala habang naglalakad ang tatlo ay napansin ni Colonel na parang napapatingin sa bida ang mga babaeng nakakasalubong nila, at pagtingin sa likod ay napansin nilang bad girls lahat ang mga ito. Dumating si Inuma para itanong kung anong nangyari kay Tsubaki, dahil pati ang cellphone background ng dalaga ay si Roku Dou na rin na labis na ikinagulat ng bida. Dahil dito ay naisip ni Colonel na totoo ang magic, saka naalala ang sabi ng lolo na magkakagusto daw sa kanya lahat ng mga bad girl at dahil sa pressure ay napatakbo na lang siya ngunit nakasalubong naman ang sigang babae kaya na-activate ang powers ni Roku Dou. Makikita naman na natalo ng babae ang lahat ng mga siga sa kanto, at nagdulot din siya ng trauma sa mga ito dahil isa daw siyang halimaw ngunit sa harap ni Roku Dou ay para itong maamong tupa. Kinakabahan pa rin si Roku Dou lalo na at katabi niya ang sigang babae kahapon, at ang dating katabi niyang si Chief ay wala na ngayong upuan. Dumating ang recess ng mapag-usapan ng mga bully kung sino ang babaeng may dilaw na buhok, saka napansin ni Inuma ang pagbabago ni Tsubaki. Sinubukan ni Takeru na takutin ang babae, ngunit hindi siya nito pinapansin kaya tinanong ni Takeru ang bida kung anong pangalan ng babae. Nagsalita ang bida kaya maamong tupa muli ang dalaga na ikinagulat ng dalawa, kaya nakumpirma na ni Colonel na dahil nga ito sa magic ng scroll. Habang binubugbog ni Takeru si Colonel ay nagpakilala si Himawari Rana sa bida, at nang suntukin ni Takeru si Roku Dou ay pinalo siya ng mesa ni Himawari. Nagising ang bully sa ospital dahil sa lakas ng palo ng babae na ikinatakot niya, saka nagtaka naman si Inuma sa kakayahan ng babaeng may dilaw na buhok. Gusto na daw mag-transfer ng school ng bida dahil natatakot siya kay Himawari, nang pigilan siya ng dalawang kaibigan dahil hindi daw nila maaaring pabayaan si Himawari dahil gagantihan daw siya ng grupo nila Inuma. Dumating si Himawari sa likod, na nagningning ang mga mata saka humingi ng sorry sa bida, ngunit nagpasalamat si Roku Dou kaya kinilig ang sigang babae.
Nakausap naman ni Inuma sa ospital ang isa pang nagulpi ni Himawari, at kwento pa nito na kinakalaban daw ng babae maging ang mga Yakuza kahit siya lang mag-isa, at ang pinaka nakakatakot daw na part ay dahil ginagawa lang daw ito ni Himawari dahil naiinis. Giit ng bida na poprotektahan niya si Himawari dahil maghihiganti daw ang mga bully sa school nila dahil sa nangyari. Nang malaman ni Himawari na galit si Rokudo sa mga bully ay binalak nito na ubusin ang lahat ng bully kinabukasan na ikinabahala ng bida. Pagpasok sa school kinabukasan ay nilapitan na naman ang bida ng mga bad girls dahil sa powers, ngunit nang dumating si Himawari ay nag-alisa ng mga ito. Ipinaalala ng bida ang mga napagkasunduan nila kahapon na hindi na makikipag-away si Himawari sa school habang si Inuma ay nagmamasid lang. Nagkita ulit sa CR ang tatlo, at diit ng dalawang kaibigan niya na may magandang dulot ang pagkakagusto ni Himawari sa bida dahil hindi na sila binubuli nila Inuma. Paglabas nila ng CR ay nag-aabang si Inuma sa labas dahil gusto nitong malaman kung ano ang nangyayari, at bago umalis ay nagbanta pa ang bully na malapit na daw sila nitong magulpi kaya naisipan ng dalawa na humingi ng tulong kay Himawari. Kinausap ng bida si Himawari nang makita na may galos ang dalaga, at dahil pala ito sa pangako ng babae na hindi makikipag-away kaya naman pinabayaan niyang mabugbog ang sarili. Dito na napagtanto ng bida ang pagiging isang tunay na lalaki, kaya naman hindi na siya humingi ng tulong sa dalaga. Pagkatapos ay nagkita sa rooftop sila Inuma at Rokudo para magharap pero naiihina sa sobrang takot ang bida. Sumugod si Inuma ng aksidenteng masuntok ng bida ang mukha ng bully, kaya naman ipinakita ni Inuma kung paano ang tamang pagsuntok at napansin naman ng bida na seryoso talaga si Inuma. Nag-aalala na ang mga kaibigan ngunit isang tingin lang ng bully ay natakot sila, saka naalala ni Inuma ang nakaraan kung saan siya pa ang nakakaranas ng pambubuli. Naiinis na si Rokudo sa mga nangyayari kaya naman nasigawan niya si Inuma, pero mas lalo itong ikinagalit ng bully ngunit nang makita niya si Himawari ay hindi niya maituloy ang pagsuntok. Tinuloy ni Inuma ang pagsuntok nang mapansin na hindi sumusugod ang babae, dahil pala sa promise nito sa bida kaya naman pinagsusuntok ng bully ang mukha ng kawawang bida. Nagmamakaawa na ang mga kaibigan ng bida na iligtas ni Himawari si Rokudo ngunit ayaw nitong sirain ang promise na hindi na makikipag-away, ngunit napansin din naman ni Inuma na hindi natutumba si Rokudo. Pagkatapos mabugbog ng bida ay humingi na siya ng tulong kay Himawari na agad na sumugod sa bully, na sa isang matinding suntok lang ay napatumba kaagad ang binata. Napunta sa ospital si Inuma matapos makatanggap ng matinding sapok, at dahil sa mga nangyari ay naisip ni Inuma na hindi naman daw pala ganun kaina si Rokudo. Kinabukasan ay pinapalakas ng mga kaibigan ang loob ni Rokudo, saka binigay sa kanila ang mga papeles ng class rep nilang si Mizo na hinahangaan nila ang kabaitan at kagandahan nito, subalit naisip din ng magkakaibigan na hindi talaga tumatalab ang powers ni Rokudo sa mga good girl. Nalulungkot pa rin ang bida dahil sa nangyari, kaya umalis siya ng mag-isa at naisip naman ni Colonel na hayaan muna ang kaibigan na mapag-isa. Paglabas ay pinapaligiran pa rin ng mga bad girls ang bida habang sila Chief at Colonel ay binabantayan pa rin ang kaibigan, saka paglabas ng gate ay nakita niya si Inuma na niyaya siyang makipag-usap. Nagpunta ang dalawa sa ramen restaurant nang dumating ang mga middle schoolers nang maalala ni Rokudo na nabugbog pala siya ng mga mas bata pa sa kanya. Ngunit dahil dito ay natatakot din ang bata dahil baka magsumbong si Rokudo na binugbog siya ng mga ito ngunit pinagtakpan sila ng bida. Kumain ng masaya at sama-sama ang mga bully kasama ang bida, habang sila Colonel at Chief naman ay binabantayan pa rin ang kaibigan. Nagulat ang dalawa nang makita na parang kasando na ni Rokudo ang mga bully, saka sinabi naman ni Inuma na magkaibigan na daw sila na ipinagtakan ng bida. Giit pa ni Inuma na target daw ni Osanada na pinuno ng mga bully si Rokudo na siyang nagpakaba ng todo sa kawawang bida. Dumating si Sasaki na may kasamang chika bibi, dahil ipinapatawag na daw ni Osanada si Rokudo, at wala siyang magagawa kundi ang sumama. Ngunit pinagdudahan ni Sasaki ang bida dahil hindi daw siya mukhang chick boy kaya akala niya ay hindi si Rokudo ang hinahanap niya, ngunit biglang gumana ang powers kaya nine love sa kanya ang chika bibi ni Sasaki. Ngunit nang dumating si Inuma ay natakot si Sasaki, saka sinabi ni Inuma sa bida na kung lalaban daw siya kay Osanada ay kakampihan siya nito. Lumabas ang mga kaibigan ni Rokudo para sabihin na huwag ituloy ang paglaban kay Osanada dahil pwede naman daw silang lumipat ng school para mamuhay ng mapayapa. Ngunit diit ng bida na sawang-sawa na daw siya na lagi na lang tumatakbo at binubugbog, kaya naman napag-isipan na rin ang dalawa na simula ngayon ay lalaban na rin sila, bigla namang nabutas ang pader dahil dumating pala si Himawari, ngunit nang makita ang bida ay mistulang maamong tupa. Lumapit si Sasaki sa dalaga nang harangan siya ng bida, pero giit ni Himawari na kaya niyang bugbugin ang lalaki ng dalawang segundo ngunit porsigido pa rin si Rokudo na protektahan siya kaya na in love na ng tuluyan ang babaeng siga kay Rokudo. Dahil dito ay sinabi ni Inuma na kung gustong makita ni Osanada si Rokudo ay kailangang magpunta siya dito.
Nagbanta naman si Sasaki, ngunit hindi daw tatakbo ang bida kahit gaano pa nakakatakot na mama si Osanada, ngunit giit ni Inuma na babae daw ito, dahil si Osanada pala ay isang maliit na babaeng may kulay pink na buhok. Nagpunta si Osanada sa classroom, dahil hinahanap nito si Rokudo nang sabihin ni Inuma na mag-ingat ang bida dahil ang maliit na babae ang pinuno ng mga bully, saka nagbanta si Inuma na lalaban daw sila sa grupo nila Osanada. Hindi naman gumana ang powers ni Rokudo kay Osanada, kaya nagbanta ang bully na patay daw ang bida. Sumugod ang dalawang kasama nito, ngunit natigilan ng mapansin ni Osanada si Himawari dahil alam niyang mapanganib ang babae, ngunit nang malaman ni Osanada na may gusto si Himawari kay Rokudo ay nandiri ng todo ang babaeng bully, sa kaniyaya na ni Osanada ang babaeng may dilaw na buhok ng sepukan. Ngunit pumagita si Rokudo sa dalawa saka pinakalma si Himawari, kaya naman nainip na si Osanada at sinapok ang bida pero hindi umubra kay Rokudo ang powers niya. Sinubukan ni Osanada ang powers kay Colonel na napatalsik sa lakas, kaya naman napagpasyahan ni Osanada na pag-usapan na lang ang mga bagay kaya hinila niya ang bida papalabas. Dinala siya ni Osanada sa lumang building hanggang sa makarating sa makulay na silid ng bully. Pinayagan din ni Osanada ang bida na magpunta sa silid niya anumang oras nito gustuhin, saka napansin pa ng bully na parang cute daw ang bida kaya napanatag na ang loob ni Rokudo na hindi siya magugulpi, ngunit sa kabila ng mga ito ay nagigilty ang bida dahil namamanipula daw niya ang damdamin ng mga tao sa paligid. Naisip din ng bida na siya daw ang first love ni Osanada, kaya naalala niya ang first love niya noong binubuli siya ng mga kalaro na siyang naging super crush ng bida, ngunit isang araw ay nakita niyang angkas ng isang basagulero ang first love niya na naging basagulera na rin kaya naman sakit at hinagpis lang daw ang dulot ng first love. Dahil dito ay nais ni Rokudo na pigilan magkagusto sa kanya si Osanada para iligtas ito sa sakit ng tulad ng naramdaman niya, at ang tanging paraan lang ay ang baguhin si Osanada bilang isang mabuting babae para hindi na ito magkagusto sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang unang part para sa series natin ngayon mga Lodi, at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. I love you all. Mwah mwah chup chup.